So yun mga ka-DIY, pagkatapos kong matakpan yung ating angke, kabilaan ito at kabila rin, at nalagyan na natin yung ating bulb ay nagkabit na rin natin ng kabilaan, at nilagyan na rin natin ang lagay ng langis. Yan, itakip na rin. So ito na po yung finished product ng ating tank ng ating double burner na Kalan used oil. So pinturahan ko to ng high temp na black para mas formal. So ito na po yung aking tangke na bagong pintura. So yan. So pagkatapos nito ay i-install ko naman siya doon sa ating kalan. So yan, pagkatapos natin ma-install yung ating tank ng ating kalan, ay susunod na natin yung kanyang wiring. So yan, natapos ko na yung maikabit ang kanyang dalawang fan at itong kanyang dalawang controller. So finished product na siya mga ka-DIY, at isang charger lang yung kinabit ko sa dalawang blower na yan. At sa pagkaka-testing ko ay okay naman at gumagana siya ng maayos. So next na gagawin naman natin ito ay ipa-fire test na natin nang sa ganun malaman natin kung umobra itong ating isang charger sa dalawang lower. So yun mga lodi, at i-fire test natin. So yun, bago tayo mag-fire test ay magkarga muna tayo ng oil sa kanyang tank. At ito ang kakarga natin ay testing natin kung magkakasya itong 1.5 liters na oil. So yan, marami-rami ang laman itong tangke natin mga idol. So yun, pumasok yung isang 1.5 at may ano pa, malalim pa. Pwede pang dagdagan pero okay na yan sa ngayon.
para ma-fire test na natin siya. Paagusan natin yung kanyang imbudo. So yun, malakas ang agos, okay. Tingnan natin kung pumapasok dun sa loob. Ayun, pumasok. So, patayin natin. Yung isa naman. Yun, umagos din. Tingnan natin kung pumapasok. Yun, pumasok na. Okay, patayin na natin. So, pagkatapos nating mapatuluan ng langis, ay dadagdagan natin ito ng kaunting gas. Yan. Lagyan po natin ng kerosene. Yan, parehas. Yan. Pagkatapos po nating malagyan ng kerosene, siguraduhin po natin nakasaksak na yung ating charger. Then, buksan po natin ng tig kaunti. Isang lang, sa number 1 lang. Bukas natin parehas. Tapos, sa pamamagitan ng butane, sindihan natin. Parehas, asul na asul. Isang maangat na yung apoy. Yan po, 3 inches lang po ang kanyang chamber. Yan, may apoy na. Sunasun. Kapuli niya yung kanyang spring. Yan, mataas ng apoy dito sa isa. Maliwanag lang kaya hindi ganang kita. Ganun din ito, tumataas na rin ang apoy. So, shout out nga po pala sa mga nanonood ng video ko, kahit na paunti-unti, at least may nanonood. Shout out po sa mga galing na manggagawa ng Palandius Oil. Ayan po. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, ay sana naman po ay pa-like and share naman po. At kung napadaan ka lang po sa aking channel, ganoon din po, mag-subscribe na po kayo. At meron din po ay pakipinot na rin po ang notification bell nang sa ganoon maging updated po kayo sa bawat video na aking i-upload. So, yan po mga ka-DIY. Mataas na po ang apoy. Nasa number 1 pa lang po ang volume natin yan. Yan po. 12 volts po yung aking ginamit na charger. Yan po. At dalawa na po ang pinapaganang fan. Dalawa rin ang controller. Pero ayan po ang kanyang apoy, napakataas, napakalakas. Nasa number 1 pa lang po ang aking volume niyan.
Ang design ko po sa aking kalan na ito ay eksakto lang yung apoy niya sa puwit ng ating mga kaldero. So hindi siya masyadong lumalagpas dahil ito ay pang bahay lang. So hindi po siya commercial, pang commercial o pang malakasan. So yun, medyo nauubos na po yung oil nitong isa. Papapatakan na po natin siya. Meron din yung isa, patakan na rin natin. Maganda po yung ganitong ano bulb ng kalan. Ayan po. Napakaswabi lang ng kanyang patak. So lakas natin ang volume. Kahit lakas natin siya, pwede. So yan po mga loods, mga ka-DIY, ganyan po ang apoy niya kapag kami nakasalang. Ayan. Ganyan po ang apoy niya pag may nakasalang. At ito naman yung isa, malakas na rin. Napakaganda ng apoy yan pag may screen.